Magandang araw mga chong. At it's Saturday. So samahan niyo ako. Wala sanang bibitaw hanggang sa matapos ang ating video. Medyo nagbabanta ang panahon. So medyo hindi maganda ang panahon mga chong. Medyo makapal ang ulap sa ibabaw. At makulimlim. So, umaga pa naman mga chong. Medyo nagugutom si TsongJoms. Dadaan lang muna ako dito sa lumihan. Hirap lang tumugod dito. Sama naman ako dyan. Yun, try natin mga chong. Yan. Okay. So, yan. DNG Lomi House. Mukhang sarado pa. Ayun, bukas na. Siguraduhin mo lang magbabayad ka. Yun, sabi tayo mga chong. So, pupuntahan lang natin yung lugar na tinatawag nilang Kinalaglagan. So, meron kasi ako mga napagtanungan na sinasabi nila ay yun daw kasing lugar na yun dati. Madalas daw ang aksidente. So, kaya siguro tinawag yung lugar na yun na Kinalaglagan. So, para maunawa natin ng gusto at kung saan ba yung lugar na Kinalaglagan na yon, eh pupuntahan natin mga chong. Ano nga ba makikita natin sa Kinalaglagan mga chong? So, yun ang ating tutuklasin din mga chong kung ano yung makikita natin sa Kinalaglagan. Ito lang tayo dito. Kuya, pwede magtanong, saan yung papuntang Kinalaglagan? Diretso lang boss, tapos may apo. Apo. Kakanan niyan. Ay nang Kinalaglagan. Ayun guys, sakop pa rin ng matas na kawa, hindi na. Sakop pa rin 'yan ng ano. Salamat, thank you. Tabi lang tayo. Oh, may birthday 'yan dito. So, sayang, nakakain na tayo. Pwede tayong dumaan diyan. Kunwari magpanggap tayo na kaibigan ni si Han. May birthday. Nandiyan daw si Paris Han, wearing ganun. Tapos ang sinabi, ay, oo, nandito eh, pare, kumusta, magandang, kahit hindi kanya makilala, matandaan, basta sabihin mo lang na, pare, ako yung classmate mo ng elementary, tayo, oo, gaganon, gaganon lang yan, oo, ikaw nga, pare, oo, pare, pwede kang makakain, tanghalian, sabihin niya, siya, sige, oo, wala, di, makakain ka na mga chong, siguro, tataka lang siya siguro kung sino ka, may isipin ka niya kung classmate ka nga niya, pero maganda doon mga chong, nakakain ka, ng libre. Tapos paalam ka na kunwari, oh parang yan, alis na ako ha. Kasi magtataka siya, ba't na alam mo kung ba't ka kaya kilala ko na ito na siya. Siguro mga classmate niya ako. Pero hindi niya alam, nakalagay yung tarpaulin niya doon, nakalagay happy birthday, parang Asian. Yun. So yun lang yung mga chong. So yung gagawin nyo, na joke lang yung mga chong. O diretso tayo, oh palusong na po ang kalsadang ito mga chong. So ito yata yung tinatawag na nilang Kinalaglagan tayo. Ayan, ayan, welcome to Kinalaglagan. So yun pala yan, oh. So yan, welcome, mabuhay. Welcome. Hindi ka pa rin marunong Kinalaglagan. So kita niyo at kung yan. Kasi no, ang ganda ng view. Lapit so, naman ito sa Laguna Lake. So ahon na ahon. Ah, Laguna Lake, Tal Lake, mga chong. So yun no, kita niyo yung view. Yan. So diretso lang. Ayun, kita niyo yan. So kung mapapansin niyo mga chong, ayan. Halimbawa yan ng truck na nahulog dito sa Kinalaglagan. So niwanan na yung truck dyan. Tabi-tabi po. So, ayan yun, no? So, mga chong, nandito na nga po tayo sa Kinalaglagan. So, nagtangka po tayo magtanong sa mga taong nakatira dito. Kung ano nga po ba ang dahilan kung bakit ito tinawag na Kinalaglagan. Sa 30 taong pinagtanungan ko, wala po ni isa sa kanila na nagsabi na kung ano talaga ang ibig sabihin ng Kinalaglagan. Yung iba tumatangging magsalita, yung iba naman sinasabi na kung ako'y pinanganak na lang dinit na nalaman ko na ayun ang tawag din, Kinalaglagan.
kitang-kita po natin, ganda lang din dito, no? Nung kita natin yung talik, tapos yung mouth makulot, ayun po yung nasa likuran natin. So, masasabi ko lang, maganda tong lugar na to. Talimas sa mga kwento na sabi, kaya rin ito tinawag na kinalaglagan dahil sa dami na rin pong disgrasya at nalaglag dito sa lugar na to. Pero sa tingin ko naman, hindi ito yung dahilan kung bakit ito tinawag na kinalaglagan. Mga Chong, ang lugar na kinalaglagan ay matatagpuan malapit sa lawan ng Taal. At noong unang panahon na mag-alboroto ang Bulkan Taal, ay napilitan lumikas ang mga tao mula dito na bitbit ang patron na si San Sebastian. Subalit sa kanilang paglikas, nalaglag ang sampana mula sa patron ng San Sebastian. Kaya mula noon ay inalala na ang lugar na ito sa tawag na kinalaglagan. Masasabi natin na malalapit ang mga tao dito sa isa't isa dahil na rin sa pagkakadikit-dikit ng mga tahanan na animoy lahat sila ay nagtuturingan na parang magkakapatid. Kaliwa tayo dito mga Chong. Huwag sanang umulan. TsongJoms, tunog ano na eh, tunog Mimia, ulan, yan. Idol ko rin yun, si Mimia. Kasi napaka witty at saka funny ni Mimia, ano, masarap panoorin at saka same time, puro kalokohan din. joke, iba kasi pagka yung mga pinanonood mo, nakakatawa. So nakakalimutan mo yung mga pinagdadaanan natin. So sana dumating yung araw na si TsongJoms maging ano rin eh, maging joker din, no? Tingin nyo, kaya ni TsongJoms na maging joker o yung komedyante? Siguro banda-banda rin mga Chong, magiging magkakaroon na tayo ng sense of humor. So order ako niya sa Shopee o kaya sa Lazada. Once na dumating niya mga Chong, asahan niyo, makikita niyo may sense of humor na si TsongJoms. So tuloy tayo. Sir, magandang umaga. Saan po yung pamuntang Sitio Latag? Yung huling tindahan din yung ano, pula yung ano, pulang gubong. Opo, kakanan po. Salamat sir. Opo, thank you. Salamat. So yun daw po. So, makalagpas lang daw, may tindahan, kakanan. So pala so, ayun oh, kita na natin dito ang Bulkan. Ayun ang Bulkan mga Chong. Ayun ang Bulkan Taal. Malaki oh. Wow, lapit dito. So ayun, diretso lang tayo. So sabi niya ito, so may tindahan, so tindahan kakanan. Ayan mga Chong, Taal Bulkan na yan. Ayan. So ito, ayun, dito tayo. So kanan tayo dito. Sitio Latag. Okay, diretso. Ha? Diretso, luso. Tandaan lang. So ayan mga Chong, may harang. So ibig sabihin, hindi po nakakapasok yung mga malalaking sasakyan. Pero huwag po kayong maglala. Kung kayo yung motor, bisikleta, makakadaan naman po kayo. So ito yung daan. Yan, kailangan nyo lang. So ayaw pa lang nilang padaanan sa mga malalaking masasakyan. So ito na yan mga Chong. Yan, simula na yan ng pababa. At pagka makikita na natin yung magandang view mula dito. Wow, yan na siya mga Chong. Yan na. Ang ganda ng view. So, wow. Good morning mga Chong. Nandito na nga tayo at nakarating na nga tayo dito sa tinatawag nilang Sitio Latag, na kung saan ay makikita nga natin yung overlooking ng Taal Lake. So, para makita nyo mga Chong. Yan. So, yun. Ganda umaga sir. Morning. Maraming tao sa baba. Wala, kayo lang. Oo nga po. Mahirap. Akin nga talaga pag ganyan, tarik nga ako masyado. Daigang. Sa baba o ano. Mas alin o mas malalim? Ang tagbakin o are? Are, mas malalim mo are? Naahon namin tagbakin eh. Mahaba siya.
na ahon ito. Mm-hmm. Maiksi na. Tarik na tarik talaga, no? Sige po, ingat kuya. Punta ako sa baba. Opo, sige po, thank you. O, yun nga po, sabi nila kuya. Medyo tarik. Una na po ako. Sige po. So, yun nga po, sabi nila kuya, mga tsong ay tarik nga, masyadong tarik. So, hirap na hirap silang ahonin to. So, masarap lang sa lusong talaga, mga tsong. So, ma-enjoy ka. Kasi kita mo ang view, ang ganda, wow. Ayan, no? Grabe. Breathtaking. So, yeah, mga tsong, medyo talagang lusong. Tarik na tarik nga talaga. Malalim ang bangin. Mag-ingat, malalim ang bangin. So, malalim nga talaga, mga tsong. So, pag talagang inilusong mo nga dito talaga masusukat yung endurance mo as a bikers. So, dating nga po rin po pala akong bikers, mga tsong. So, tumigil lang po at medyo nagsawa na lang po sa pagbabike. So, try natin dito. So, mga tsong, hindi po tayo makatawid dun sa may bandang malapit na sa lake kasi po mataas po ang tubig dito sa may ilog. So, kung sakasakaling ibababa natin si Enmax, alin sa dalawa, hindi na po tayo makaahon muli dito at lubog na po tayo. Pero, may pinagtanungan po tayo dito at ito ang sinabi niya. Mga sir, hindi ba talaga nakakalusot dyan? Hindi po, boss. Kasi po, malalim po eh. Tsaka, malambot po yung lupa. Delikado. Ano pa makikita ko dun? Yung ano po, yung isla ng mga ano, tas taan. So, nandun doon ba rin yung ano, yung nakabaloktot na puno ng nyog? Andun pa doon po. Andun pa panay padulo po. Padulo, sayang, hindi natin makikita. Taga saan kayo mga sir? Pero pwede naman pong lakarin po. Oh, pagka ano, kaya lang, nakasapatos, okay. So, tawag na rin, taga saan kayo? Duhatan po. Duhatan. Anong pangalan niyo sir? Darwin, baka may gusto kayong batiin. Si, ikaw si Darwin, Darwin sir, tapos ikaw? Jonathan, baka may gusto ka sabihin. Tropang wasalak. Ayan. Shout out. Walang sawa sa anak. Okay, salamat sa inyo mga chong. Salamat. Thank you. Chong, ang buhay ay mahahalin tulad natin sa isang paglalakbay. Sa iba't ibang lugar na ating piniling puntahan, maaari tayong pumili ng malapit at mabilis na daan para mas madali nating marating ang ating patutunguhan. Pero lagi din natin tatandaan na maaari din tayong maligaw sa ating mga paglalakbay. Kaya sabi nga nila, wag na wag nating kalimutan ng lumingon sa ating pinanggalingan. Dahil kung maligaw ka man, ay magagawa mo pa din bumalik sa iyong dating pinagmulan.